Tara, samahan niyo akong muli sa panibago na namang travel adventure. At sa video episode na ito ay pupuntahan natin ang napakagandang probinsya ng Ifugao sa Cordillera. Mula Pampanga ay umiyahin tayo at dumaan sa mga probinsya ng Tarlac, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya at pumasok tayo ng Ifugao mula sa probinsya ng Isabela. Ako po si Zegu at kasama ang Team Palibot, samahan niyo kami upang ipakita ang ganda ng Pilipinas. It's more fun in the Philippines nga, di ba? Kaya tara na, let's go! Yo, what's up? Good morning. It's your boy, Zeko, and I'm back. Ito ang aking pagbabalik sa paggawa ng mga vlog. And dito ako nag-start ng aking vlog sa Santa Fe. Nasa Nueva Vizcaya na kami. Kasama ang Team Palibot, ayan. Tito Dom naka versus si Bap. Siya na yung naka ADV ni ano, J4 saka si Kuracha ni J4. Yan. So apat kami and ang destination namin ngayon ay ang Mayoyao saka Batad Rice Terraces for this weekend. So papakita namin sa inyo yung ganda ng Ifugao province. Yan. So hindi ako nag-vlog kanina kasi madilim. So ngayon ako nagsimula dito sa Santa Fe, Nueva Vizcaya. And papasok na kami ng Ifugao province, nagpahinga lang, nagpagas, then balik na ulit sa road. Yeah. So, biyahe na ulit tayo. So, kita-kits sa Ifugao. Let's go. Daming truck, oh, may EV yung mga truck. Yan po, nandito na tayo sa Aritao, Nueva Vizcaya. Ayun, oh, ganda ng mga bundok dito. May clouds pa doon na konti oh. Ayan, nag-stop over yung mga riders kasi tingnan mo naman yung ano. Parang may inukit doon sa bundok eh. Eh may mga nagtitinda po dito ng mga handicrafts oh, mga produkto nila dito sa Aritao, mga ayun, walis, mga ano yun, handicrafts tawag dyan, kung ano-anong gawang kamay. Na nandito na kami sa town proper ng bayan ng Bambang. Ayan o, ang daming mga gulay sa prutas. Oo, ganda ng ano. Ganda. Welcome to Bayumbong. Dito pa lang po tayo sa bayan ng Bagabag sa Nueva Vizcaya pa rin. So dadaan po kami ng sa may Alfonso Lista papasok ng Ifugao. So dadaan kami ng Santiago saka Ramon Isabela. Nasa Cordon Isabela na po kami. Ayan, may na-aksidente ditong truck ko. Lagi siyang ano, vulcanizing. Ayan, so nagkapi lang kami dito sa Sarame Eatery sa Cordon Isabela. Konting pampagising. And patuloy ulit kami sa biyahe. Napunta na tong ano, Santiago Isabela, then Ramon Isabela. Liliko na kami pa Alfonso Lista. Ayan, so kita kits. Papakita namin sa iyo yung mga magagandang spot sa Ifugao. Sobrang init dito sa Isabela oh. It's 9:22. Pero grabing init. Medyo wala masyadong clouds. Mukhang okay yung weather dun. Kaya maganda mag-drone. Ramon Isabela. Oh, oh Ramon. May nakita na akong welcome to Ramon. Oh. Ito po yung ano, Santiago to Tuguegarao Road. So ito papunta tong Tuguegarao City.
Ramon Isabela. Ganda din ang daan dito, mga car, sa ano, going to Alfonso Lista. Ayun, para siyang ano, para mega dike sa Pampanga, no? Oh, mega dike may dala. So ito ay from Ramon to Alfonso, Ramon Isabela to Alfonso Lista, Ifugao. Papasok na tayo ng Cordillera Administrative Bridge. Ayun, natatanaw natin yung mga kabundukan ng Cordillera. May tulay doon ang mga abakar, oh. Ah. So boundary na to ng ano, Isabela saka Ifugao. Ito, papasok tayo dun sa ano? Sa ano? Hindi, dito, dadaan tayo sa tuloy, no? Ay, hindi, ano? Maris Dam. Maris Dam, hindi siya ano? Maris Dam. Andun, tapos dadaan siya dyan. Yung hydroelectric power plant niya lang dyan, no? Ayan o, oh. Ayan Alfonso Lista, Ifugao. Alfonso Lista, Cordillera. Ayun mga par, so counting palipad lang kami ng mga drone dito. Inano lang namin, kinuha na namin yung view, yung mga ano doon, parang rolling hills eh. Nasa Alfonso Lista pa rin kami, on the way to Aguinaldo, then Mayoyao. Masyadong puno ah. Ay, piyesta. Ay. Di, baka may okasyon dyan yung, alam mo, baka may kinakasal, no? Slow down daw. Rene Gaawon, naka-ubaw ako dito. Uy, ano yan? Bol dumaan. Astig, mayroon pala siyang ganun. Akala ko dakot-dakot lang siya. Hindi, tinibag nila par. Oo, yung bundok. Ayun oh, nag-aano sila, nag-widening. So ganyan talaga yung mga ma-experience nyo dito sa Cordillera. Maraming mga ginagawang ano, road projects. Sabi ko, tanaw yung mga pinanggalingan namin dun kanino sa baba, Alfonso Lista hanggang Aguinaldo. Ngayon nandito na kami sa bayan ng Mayoyao, Snake Road. Caution, deep excavation. Ano, daming mga ano, tanim dito ang mais. Isa din ito sa may entrada nila dito ang mais. Thank you.
Nagtitendo ng jersey dito. Sadya talaga napakaganda ng Pilipinas. Kailangan mo lang itong tuklasin. Maraming natatagong lugar. So isa yan sa mga balak namin puntahan, para ipakita din sa inyo yung mga matiyagang nanonood sa amin. Mga gala lang kami ng gala, and kami naman share lang ng share sa inyo kung ano yung nakikita ng mga lente ng aming mga camera at drone. Ano, di ba? So, parang sinama na namin kayo sa bahay. Ano, napakapayapa ng feeling dito. Mawawala yung stress nyo, mga lods. Promise. Ako, kung magjo-joyride kayo, iyan ako, advice ko talaga magmotor kayo, kasi nafe-feel nyo yung hangin eh. Kung nasa sasakyan kayo, ano naman, aircon lang mafe-feel nyo dun eh. Pero dito, magmamotor ka, ano, ramdam mo yung ano, hangin. Tapos ganyan yung makikita mo, mga view, oh. Diba? Yan. So tara, libutin pa natin ang Pilipinas. Marami pa kami papakita sa inyo. So team palibot, let's go! Yung ano pala, Mayoyaw Rice Terraces ay isang UNESCO World Heritage Site to. Ayun, sabi dito sa marker, 1995 as a living cultural landscape. Oh, yep, so isa siyang World Heritage Site to. Nakatakot yung daan. Buti hindi maulan. Ayan na, may view deck na dito. Let's see. Uy. Uy. Sheesh. Ganda ng mga bahay, oh. So guys, so nandito kami sa may daan papunta sa view deck ng Mayoyaw Rice Terraces. So nandun yung bayan ng Mayoyaw. Yun. Medyo maliit ata sa GoPro, tignan. And nandun yung part ng Rice Terraces nila na UNESCO World Heritage Site. Ibig sabihin, ano yun? Cultural na treasure ng ating bansa. So nandun siyang part. Papaliparan na natin ng drone. Sumilip siya dito eh. Ayan. Yan ang Mayoyaw Rice Terraces. Thank you.
Ayan, so nakita niyo yung drone shots namin, 'di ba guys? Ganda. 1:50 na, mag-aalas 2 na, di pa kami nananangalian na medyo napatambay kami ng matagal dito sa view deck ng Mayoyaw Rice Terraces. Kaya bababa na kami, maghahanap ng machichibugan. Doon. Ang bayan ng Mayoyaw. Kain then punta na ng Batad sa Banawe. Let's go. And so nag-stop over muna kami somewhere in Ifugao on the way to Banawe. Naantok na kami kasi isang oras lang tulog namin kagabi. Yan. Buhay vlogger. Pero may nakita kami ano doon, tindahan. Baka may kape doon. Kape-kape. Nila. May YouTube din ba sila? Parang wala. Puro sila. Puro Facebook. Ay, sarap magkape. Nabuhay ulit yung mga dugo namin. Wala yung antok. Napakasimple lang ng pamumuhay dito. Yan, so Mayoyaw pa pala to, Mayoyaw. Mga 30 kilometers pa daw papuntang Banawe. So that's around mga 1.5 hours siguro dito sa ganitong ano speed. Ano yung mga bata, simple lang ang ano nila dito. Di nag-i-internet. walang signal eh. Kanina wala akong signal sa ano, Messenger. 24 kilometers Banawe pala. Tulaed National High School. Tulaed. Magandang ano dito, rice terraces dito. Bangaan rice terraces. Ayun. Banawe, Batad. Batad, papunta daw dito. Tapos yun, Mayoyaw. Doon pa Banawe, town proper. Yan, so check muna namin sa aming mga navigators. Pupakita kami sa Batad. So nandito na kami sa Batad. Ano bang pag-pronounce yan? Batad o Batad?
Batad po. Batad, yan. So, hindi kami sa Batad. Sa parking lot. Yung kuya ko nandun sa baba. Ah, sige. Pero ba ito ba? So, iwan namin yung motor namin dito sa parking lot. Hahutin na namin yung mga gamit. Nadadalhin. Team Batad. Yan na. Uy, may tour guide tayong aso. Yan, so naglalakad kami. Punta sa Batad Viewpoint Guest House. Doon. Kasi malay-lay lakas pa ng isang ganito. Paputok. Bukod mo. Tayo sa Batad. Batad. Top viewpoint guest house and restaurant. Welcome Batad. Top viewpoint. Guest house and restaurant. Ayan, dyan po kami. Uy, nandito na kami. Uy, astig! Astig! Wow! Ganda! Nice! Wow. Okay, ka, balik na! Ayan, siya pops, oh. Solid! Yung pogi. Pahingan muna kami. Ganda na, pre. Ma'am Gemma! Ayan, si Ma'am Gemma! Ayan. Siya yung nag-accommodate kina Suki. So ayan, nandito kami sa ano namin, kwarto. Na pag-i-stayan dito sa Batad Viewpoint Guest House. Ayan. Yan yung view namin dito. Medyo ano na kasi, padilim na yung alas 5. Yan yung Batad Rice Terraces. Meron kaming kwarto dito. Yan. Simple lang. Simple pamumuhay. Yan. Yan. Merong CR dito sa labas. And you should conserve water. So bukas sana maganda ulit yung panahon. And makita natin ito ng mas maliwanag. Ayan, so dito sa ano, Batad Viewpoint Guest House, meron silang pa-welcome drink. So, ang pinili namin, kape kasi nantok na kami. Yan o. Oh, tapos ganyan yung view mo. Sheesh! Kakape ka. Yan o. Cheers! Batad! Kain po. Yan, kain muna tayo dito sa Batad Viewpoint Guest House. Yan, so may food na kami. Pag nandito. Guys, good morning. So, day 2 dito sa Batad Rice Terraces. And dito kami sa kanilang viewpoint and guest house. Yeah. Mag-breakfast muna kami. And nandiyan na yung view namin. Yung mga kasama ko. Yan. Ganyan yung view namin dito. Tapos meron na sila ding ano dito. Ayan, may menu na sila. Kaya kung kakain kayo, dito na din. Ano na kasi siya eh? Viewpoint Guest House and Restaurant. Yan, sina ate, mga certified, ano yan, tour guides. Ano yan, training sila ng Department of Tourism. Yo guys, so start na lang ano namin. Baba. Bababa kami doon. Sa Rice Terraces. Magtatanim kami ng palay. Joke lang. Tingnan namin siya ng malapitan. So yun yung mga kasama natin. So pupunta kayo dito sa Rice Terraces. Kailangan required ang tour guide, okay ha? Ah? Ay, may tour date eh.
Dua dahil tara. Ayan ang kita niyo yun. Yung pupunta natin, no? Yes! Thank you Lord sa napakagandang weather ngayon at binigyan kami ng chance na may vlog yung lugar. Maganda ng ano? Kabunduan. Ayun right there. Pwede naman siya umulan kaya yung daanan ay all goods ang condition. Ito lang, gusto. Nila pwede. Ako nakakrops ako. Easy lang naman. So, may mga kasama kayong video. Ayan. Hard to beat to. Tanda na. Yan. Alalay lang. Pag madali, i-enjoy nyo yung view. Kuyo, ayos o. Ayun, may trail run ba dito? Oh, par trail run. Grabe, tinatakbo nila to. Oh, mga dadaanan din kabahayan papunta dun sa ISB point. Ito na yun? Hindi pa. Ito na ba yun? May viewpoint dito. Sa likod pa ng bundok na yan. No? Kaya pala matagal yung trip niya. No? Pababa pa yan. So yun mga tops yung ano, village dito ng Batad. So, may mga ano pa dito dyan. Original na tribal house. Dito dada dyan. Binsere! Ano pong binabayo dyan? Panay. Ah, okay. Kaya lang ngayon na senior ako, hindi ko na kaya. Yan si Tatay Valiant. Mm, pero kaya yung bigas kanina, hinapot nito ang mga bata, dinala namin doon sa kan. Yung may kiskisan ba? Opo. Mm. Ah, dahil nung unang panahon kasi wala pang kiskisan eh. Mm, wala. Mano-mano po talaga. Tapos noon, kahoy. Kahoy ito. Ah, kahoy po. Ngayon sementado na. Ay, sementado na. Ngayon, bato na. Bato. Ah, bato po yan. Ay, so, mga original bato na bato ito. Oo. Oh, inukit. Inukit. Galing pa doon sa baba. Ang bigat yan. Bigat talaga. Oo, oh, mabigat. Bato nga pa eh. Kilos. Yan bahay ni Tatay Valiant to. Original so, Ifugao hut. Walang mga bigas na inaano. Alam mo wala. Ang laki. Sa amin ano, maliit lang na bilog. Oh, alam ko 'yon yung ganito. Oo, oh, naapan. Sila malaki ayan oh. Guys, pakita ko lang. Oh, ayan, yan. Green reveal oh. Sulit. Sulit mo ako. Ay, nakalahati na natin. Diretso na natin. Wala pa daw. Okay. Palapit na kami, palapit sa rice terrace so. Diyan siya sa gilid. Ayan mga paps. Napaka ano, ganda. So yan, patuloy pa rin kami sa pagte-trekking. And hindi kayo magsisisi pag pumunta dito sa Batad Rice Terraces. Kasi ganito makikita nyo. Camera, reveal. Sakto kulay green yung ano mga tanim na palay yun. Yun o, may maganda pang spot dito ulit o. Yes, ganda. Solid, solid, solid. Ayan o, kung curious kayo kung anong tsura ng dito. Ayan o, yan yung palay sa rice terraces na nakikita nyo sa mga picture at video. Napakaganda ng ano nila ngayon. May pinya pa o. Oo nga no. May pinya. Astig, may pinya. Parang creepy.
hindi nadaan ng daming dito, sementado na din naman siya para mas sturdy. Eh nasa taas kami. Woo! Ha? Ulit. Imagine niyo pag alihan. Yung mga tubig nila dito. Tapos umula sa taas yung tubig, babawal na lang siya ng baba. Basta ano yan, nakaplano na yung pagdali nila ng tubig niya, kaya tumagal siya ng ganito katagal na panahon. 2,000 years old na tong rice terraces, mga pops. Yan po, so nandito na tayo sa highest viewpoint ng Batad Rice Terraces. Yan, papakita ko sa inyo yung view dito. Yan. Pero mangyayari yan. Kitang-kita yung buong rice terraces. Oh. Tapos nandun kami nang galing yung ano, Batad Viewpoint Guest House. Sa nandun party. Oh. Doon kami naglakad kami mula doon. Kala mo naka-color grade yung mga ano. Hanggang dyan. Yan yung village nila ng Batad. Mamasyal dito sa Batad Rice Terrace. Hindi na kami pumunta ng Tapia Falls. Baka next time na lang. Medyo baka matagalan pa kami. Anyways, napakaganda dito. Napakaganda ng Batad Rice Terrace. So balik kami dito sa Batad Viewpoint Guest House. Tayo ng hotel, then tira na ulit. Baka daan na namin sa Mountain Province pa ulit. Pabalik na. Salamat guys sa pagsama sa amin.
Yan, this is Echo, nagbabalik. At patuloy na magdadala ng maghahatid ng mga magandang bye-bye! See you next time!